Mga kaibigan, nandito na po ang lahat ng ating sangkap sa isang malalim na sisidlan. At ang hindi lamang po kasama dito ay ang sweet pepper. Idadagdag natin ang sweet pepper mamaya mga 5 minuto bago po maluto ang ating adobo upang sa ganon ay hindi ito nadudurog or crunchy pa pag ating kinagat. Pero kapag gusto po ninyo na yung inyong sweet pepper ay mahalo sa sauce ng inyong adobo, ay hayaan nyo po na idagdag ito ng mga 10 minutes upang sa ganon ito po ay malambot na malambot na. Ngayon po meron tayong iba't ibang klase na versyon na narinig natin sa paggawa ng adobo. Yung ipo po nilalagyan nila ng, anong tawag natin dito, lalagyan po nila ng pineapple. Yung iba po nilalagyan nila ng nilagang itlog. Ngayon po, pag marami kayong sa pamilya at ang karne po ninyo ay hindi masyadong madami dahil po mahal din ngayon ang karne ng manok o anumang klase ng karne ay medyo tumaas lahat o hindi lang po medyo, talagang tumaas lahat. Para po dumami ang ating adobo, maaari po natin dagdagan ito ng nilagang itlog, yung hard-boiled egg po. Para sa ganun po, yun po din, paborito ng mga bata yun dahil ang lasa po ng adobo ay papasok din sa loob. At ngayon po, natapos na natin itong i-marinade ng 1 hour, 1 hour and a half yata. Hindi ko na masyadong natandaan kung ilan, basta lampas po ng 1 oras. Ngayon po, ilalagay ko na ito sa isang kaserola. At po sa kaserola na yon ay iluluto po natin yung ating mixture ng depende po sa anong klase ng lutuan ang gagamitin nyo. Ngayon po ang aking ginagamit ay sa kuryente. Lalagyan po natin sa mahinang apoy para sa po sa ganun ay unting-unting maluto ang ating adobo. Dahil po ang ginamit natin ay manok, hindi po natin kailangan patagalin ang pagluluto nito sapagkat ang karne po ng manok ay isa sa pinakamabilis na maluto. Kaya kung ayaw po niya na masyadong matigas o parang rubber ang inyong karne, huwag po niyo masyadong lulutuin na parang lutong-luto. Ngayon po, sisimulan po natin ang pagluluto nito. At isa po pong sasabihin natin na ang iba po pag gusto nila yung malamis na mis na adobo, nahayaan po nilang medyo matuyo-tuyo ng konti at tinadagdagan po nila ng 1 kutsarang brown sugar habang patapos na po ang pagluluto nito. Kaya po yung angka nilang sabaw ay medyo malapot-lapot para pong para siyang molasses ng yung sauce ng adobo at yung sugar nagsamang mabuti at magkakaroon po siya ng sabaw na parang syrupy. Yung po masarap na ipansabaw sa ating kanin lang na po magbagong luto. O sige po, hanggang mamaya po sa pagluluto natin ng ating adobo. And now, here is now our adobo, almost to be cooked. I add already the sweet pepper and on top of it, that I'm going to mix it, I'll just leave it there. And then when the sauce reduced a little bit, I'm going to place a cover and place off the fire. And then the warmth of the stove, yun po yung magpapa-reduce ng ating sauce. Ngayon po, kung gusto niyo ng medyo masaw na adobo, sa parang dagdagin na ng konting tubig. Pero ako mas gusto ko po yung medyo kaunti lang yung sabaw. Kaya hanggang dyan na lang po. Sana pag sa araw na ito, isa sa mga araw na ito, ay magluluto din kayo ng sarili nyo version ng adobo na paborito ng pamilya nyo. Salamat po sa panonood. Bye-bye.